Magandang hapon, ito naman po tayo sa ating pagtatanim. Bali, ang tanim po natin ngayon is bell pepper. Ang problema lang dito guys, di ko alam kung anong Tagalog ng bell pepper. So, ito na lang. Bali, yan. Bali, ang tanim natin na to is ang buto niyan galing sa, binili ko lang sa market yung buto niyan. Bali, kinuha ko yung buto, pina-air dry ko dun sa loob ng bahay ng mga 5 araw. Tapos, ipinunla ko sila noong November 18, 2019. So ang lupa niyan kasi wala talagang available ng mga nakaraang buwan, naubusan sila ng lupa doon sa pinagbibilhan ko. Walang pating mix na available. Bali ang kalahati niyan purong kusot or yung wood chipping na tinatawag. Tapos yung kalahati sa ibabaw is yung gamit na lupa galing sa mga halaman ko dati. Tapos binilad ko sa araw kasi guys yung yung lupa natin na gamit na hindi pwede natin na pagtanggal natin sa ano na medyo may moist tapos gamitin natin sila uli kasi mali pala yung ganun. So pag gumamit ka ng lumang lupa kailangan papatuyo mo siya ng maigi o paanuhin mo ng araw. Ang purpose nun para yung bakterya o kung manong mga insekto na sa loob ng halaman mamamatay bago mo gamitin ulit. Yun ang sabi sa akin ng mga idol ko na mga sila Sir Late Grower at saka sila Sir Don Bustamante Crop Gardening. Kailangan ibilad na maigi or pakuluan, kumuha ka ng magpakulo ka ng kung kunti lang yung lupa, pakulo ka ng mainit na tubig. Babasain mo sila kumbaga ng mainit na tubig para mamatay yung mga bakterya or mga insekto na nasa lupa. So yan. Bali yan guys, mapapansin nyo isa lang yung malaki nyan dyan kasi yung dahon nung namunga sila kinain ng maya, ibong maya. Kung mapapansin mo yung katabing dahon ng parang sira-sira, yun yung kinain ng ibon na maya. Tapos ito yung pangalawa, yun ang pinaka napuruhan talagang. Yan, puruhan po talaga siya guys. Talagang ubos halos yung dahon niya. Buti na lang may isang bunga na tira, hinayaan ko na lang din. Kaya mo pa rin yung dahon niya parang wala na, parang nasabugan ng dinamita yung dahon niya. Ayun lang yung mga buo-buo na yan, bago na dahon na lang yan. Ngayon yung pangalawa guys, itong pangatlo ang gamit kong dito is hydroponic. Ang hydroponic guys, yan yung lupa lang din siya na tapos may naka-stack na tubig sa ilalim. Lalagyan mo siya ng mitsa o sa Bisaya is pabilo na tawag namin sa Bisaya dyan, sa Iligan is pabilo. Parang ganun lang din siya sa lampara. Yung parang mitsa yung tutulong sa tubig para pupunta sa lupa para mababasa yung lupa. Advantage niyan guys, hindi ka nag-ano magdidilig. Tapos yung fertilizer niya, parang nakoconcentrate siguro sa ilalim. Kaya medyo maganda yung halaman. Ang disadvantage lang niyan guys pag sobra yung tubig na level ng tubig na ilagay mo or pangit yung lupa na inilagay mo, parang yung hindi gaano nadidrain, malagi siyang basa, mabubulok yung yung ugat. Tapos mamamatay yung halaman mo. Yan ang pinaka pangit dyan. Kasi may mga halaman kasi may kanya-kanyang halimbawa sa kangkong. Pag magtanim ka ng kangkong guys, yan mga hydroponic. Super advisable yan kasi ang kangkong gusto nila ng maraming tubig. Pag magtanim ka ng kangkong hindi yung kangkong na pinapalutang lang sa ilog. Pero kung gusto ka magtanim ng kangkong guys, nakita ko sa internet din sa mga idol ko. Yun lang ginagawa nila, hydroponic lang tapos laliman mo ng tubig, pwede ka ng bihira mo ng diligan kasi pag yung kangkong na kangkong tapos itatanim mo daw sa pot, magdidilig ka umaga't hapon. Nakakapagod naman yung kung ganun. Ayaw ko rin ng ganun. Gusto ko may pagkatamad din ako na naghahalaman. Yung kunting pwede naman maganyan. So yan ulit. Itong pang-apat, ito medyo konti lang itong damage niya nung kinain siya ng
ng ibon ng mga dahon nila, kasi yung apat na yun sabay talaga yung pinagkakain ng ano ng ibon ng yung dahon nila. So eh, busy akong time na yun, kaya yung time na yun kaya di ko sila gaano na napa mababantayan. Kaya ito yan, sa lahat ito yung pinakagusto ko, itong pang-apat. Yan. Yung laki niyan guys nasa 3 inches to 4 inches. Halos yan din. Ganun din yan, nasa 3 inches may git, nasa 4 inches ganun din to. Itataka din ako guys kung bakit iba-iba yung kulay niya. Ito may parang ano, yellow green. Ito parang light green. Ito parang dark green na. Tapos ang fertilizer pala na gamit ko dito guys, ano, ganun din sa kamatis ko, kung ano yung gamit ko sa kamatis, yung hugas bigas at saka yung pupo ng superworm. Malaking tulong ko talaga siya sa ano, halaman natin, yung pupo ng superworm, kasi wala rin akong available na vermicast or pupo ng kambing, pupo ng kalabaw. Pwede daw yun guys, basta patuyuin lang ng maigi, tapos pupo ng ano, ng ipot na ano, ng manok, pwede rin yun guys, basta papatuyuin mo siya ng maigi. may tropa nga ako guys, nagpinto siya. Yung pupo daw ng ano, ng manok niya, nilagay niya diretso sa ano, sa ano niya, sa oregano niya. Yung oregano niya namatay. Sabi ko, "Oh, pare, bawal talaga yung pupo ng kung ano nabasa, tapos idedirekta mo sa halaman." Kasi parang ang dami pang ano doon, masyado pa siyang matapang, or di ko alam kung anong mayroon doon, basta pagbasa di talaga siya pwede ilagay sa ano, sa halaman. Mamamatay po talaga halaman nyo. Kailangan ibilad ng araw, yung tipong pag hinapakan mo siya talagang madudurog na parang pulbo na siya. Yun ang maganda ilagay sa halaman. Tapos ito yung ano, pang lima at pang ano, magtataka kayo bakit maliit. Late ko rin kasi sila na replant guys, na ano, dahil sa busy ako ng mga nakarang araw, ng nakarang buwan, tapos wala pang available na lupa. Kaya yun, ngayon late talaga sila na ano, na replant. Pero yan sila, magkakasabay yan silang anim. Same lang sila ng ano, buto na pinagkukuhanan ko, yung ano, galing sa market na binili ko. Ayan. Tapos ito naman sa akin, di ko sinasabi na ayan guys, magaling ako, hindi. Ano lang to talaga, yung documentation lang to sa akin. Kasi natuwa lang din ako sa halaman ko. First time ko kasi nagkaroon ng ganyang bunga talaga na pwede mong gamitin sa pagluluto. Kasi ngayon nga, nabanggit ko dun sa kamatis ko dati, nagtanim ako ng kamatis na bunga, sobrang liit. Tapos pag biya ko pa, sobrang nipis pa ng laman. Talagang payat, parang malnourished talaga, parang di mo talaga siya ma-appreciate. Kaya ngayon medyo nagiging okay. As yan, itong dalawa, ano, ang ano niyan, yung gamit kong lupa, yun na yung ano, pating mix na dun sa binabibilan ko sa Ususan Taguig. Tapos ito pala sa hydroponic guys, ito share ko lang to, parang iba yung itsura ng ano niya, ng bunga niya. Di ko alam kung lalaki or ganyan na siya talagang pahaba. Iba yung itsura niya, di ko alam kung bakit. And, parang idea ko nga, parang hindi niya gusto yung ano, hydroponic. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa uulitin, maraming salamat. Bye-bye.